Oh, ngayon ito, panoorin naman natin, ito'y nabanggit na rin natin, ngayon ko lang napanood itong video, ito'y si Commissioner Guanzon ng Commission on Election. Tungkol dito sa pangahas na DNR undersecretary, ha? Ito talagang mapagawa ng gulo ito. Ha? Ito'y mapagawa ng ng pag-aawayan ito, gustong sumikat, patay gutom sa publicity ito. Akalain ninyo, lahat ng iutos nito, dispalinghado eh. Akalain ninyo, binantaan yung mga manggagawa, mga empleyado sa DNR na wag daw magpo-post sa social media ng laban sa gobyerno. At ang sagot pa niya, nung tinatanong siya dyan, ano raw sabi? You do not bite the hand that feeds you. Ano? Mali pa pagkaintindi. Yan, pangahas yan eh, kahit sa anong bagay eh. Gagamit lang ng kasabihan, mga kaibigan, mali pa paggamit eh. Pero, eto, panoorin ninyo, baka akala ninyo imbento. Palagay ko, hindi ito nailabas ng ibang mga baka nagkaroon muna sila, no ha? Pakipatay nyo na yung balita at eto, magkano? O eto, panoorin nyo, dito, hindi pwede yan. Pag-usapan natin yung memorandum ni DENR Undersecretary Antiporda na binabawalan ang mga empleyado magkomentaryo tungkol sa mga actions ng gobyerno o kaya magkomentaryo ng negatibo, lalo na sa social media. Tama ba ito? Tama ba na pag naggobyerno ka ay hindi ka na pwede magkomentaryo tungkol sa gobyerno? Hindi ka na pwedeng magsalita ng opinion mo o pagtututol mo. Hindi po. Maling-mali po dyan yung undersecretary na yan. At nagtataka naman ako kung ano yung basehan niya. Bakit siya nagmemorandum ng ganoon? Ang Korte Suprema ay naghatol na dyan sa kaso ng GSIS. Nagsalita ng Korte Suprema dyan na ang mga empleyado ay hindi nila sinosurrender ang kanilang mga karapatan o freedom of speech sa ating saligang batas sa pag-join nila sa, o pag-empleyo nila sa gobyerno. Sa Water District na kaso, doon sa Davao Water District, na nagsuot ng pula t-shirt yung mga empleyado bilang pagtututol sa mga patakaran ng kanilang management. Sinabi rin ng Korte Suprema na hindi bawal sa kanila ang magpahayag ng kanilang pagtututol o opinyon laban sa kanilang ahensya. Dahil hindi tama na pag nagpa-empleyado na tayo sa gobyerno, ibig sabihin ay wala na tayo ng mga karapatan natin sa saligang batas kagaya ng freedom of speech. Ay, itong freedom of speech, very important ito. Kaya hindi po tama yung ginawa ng DNR and the secretary na yon. Ang tanong ko naman sa kanila dyan, lalo na sa kanya, sino naman ang abogado o kaya official dyan ang nagbigay sa inyo ng advice na legal yung ginagawa nyo. Illegal yung ginagawa nyo. Sa amin nga sa COMELEC, meron kaming employees union eh. Ganyan kami ka-liberal dyan. Hindi bawal mag-organisa ang empleyado sa gobyerno. Ang bawal lamang ay ang manggugulo sila during office hours. Ang bawal lamang ay kung inciting to sedition na yung mga sinasabi nila. O kaya ang kanilang mga ginagawa ay labag sa specific na mga batas kagaya ng libelous na. Kaya huwag po kayong maniniwala dyan. Hindi po tama yan na pag government employee ka na ay wala ka ng freedom of speech. Kaya lamang
maging careful din kayo sa inyong mga binibitawang salita para sigurado na hindi kayo makakasuhan ng libel o kaya'y inciting to sedition. Maganda kong pinag-uusapan ito kasi dapat natututo tayong lahat, lalo na po mga opisyal nyo dyan, dahil hashtag bawal ang syunga. Bawal ang syunga, oh, mga kaibigan. Eh, syunga eh. Nagpapanggap pa yan eh. Press freedom fighter eh. Hindi lang ako kumikibo kahit nung araw. Mga rally-rally, Samara, press freedom daw, ano? Hindi ako niniwala sa inyo. Press freedom. Hindi ganyan ang press freedom, ang klase ng pagkatao ng mga sisigaw ng press freedom. Yung sinasabi ni Guanzon, mahalaga yun. Dapat alam nyo, kayo rin, oh, kahit hindi kayo empleyado ng gobyerno, pangkaraniwang kayo mamamayan, yan yung sinasabi ko sa inyo. Ang pinakamahalagang provision sa ating saligang batas, ha, na dapat nating maunawaan lahat. Alalahanin ninyo, yung sinisigaw na press freedom, hindi lang ho yan para sa media. Kasama po sa ginagarantiyahan na karapatan dyan sa malayang pamamahayag, yung provision na yun ng saligang batas, eh, pati ang bawat mamamayan. Yung karapatan ng bawat mamamayan. Kaya lang, dapat, sabi nga ni Guanzon, hindi yung basta magsasalita ka na lang. Baka mauwi na yan, kamukha nung ginagawa ni Jinggoy Estrada, inciting to sedition yun eh. Sedition ang iminumungkahi nun. Gusto niya humakot ng simpatsya, di ba? Para magkagulo tao laban doon sa nakaupong mayor sa San Juan. Eh, pinagtataka ko naman dito sa DILG, wala namang ginagawa. Ang kaya lang pagsabihan, pagkalaban-kalabang kunyari, eh si Erap, di naman nila kakampi yan eh. Naki-Duterte lang yan, di ba, nung huli? Oh. Eh, pero kinukonsinte, di patunayan nyo. Di ba? Na yung batas, eto, naka-ano tayo ngayon, meron tayong protocol na dapat sundin. Oh. Eh pagkatapos makikita natin itong mga ito, sino ba itong mga ito? Wala na to eh, sinuka na ng taong bayan ito eh. Oh, mga kaibigan eh. 'Di ba? Bakit di ninyo kasuhan ito? Bakit yung doon sa Bulacan? Oh. Hindi pa nakakapag-assemble eh, hinuli na. Sabi nyo, kakasuhan. Oh, katulad ni Pimentel, kunya-kunyarian lang kakasuhan. Diba? Oh, ba't si Jinggoy Estrada, yan, patuloy, nagyayabang pa sa social media. Mga kaibigan. O, oh, diba yan eh, ano yan? Open, ano yan? Defiance. Mga kaibigan, inciting to sedition ang tawag dyan. At tulad nung sinasabi ni Guanzon, na hindi mo pwedeng gawin sa karapatan mo sa na magsalita ka kung ano yung gusto mong sabihin, eh sabi niya nga, meron ng mga jurisprudence yan ng Korte Suprema eh. May mga desisyon na yan eh. Ikaw, kahit na ikaw ay sabihin mong empleyado ka ng gobyerno, pumasok ka sa gobyerno, pagpasok mo, hindi ibig sabihin eh, tanggal na ang karapatan mo na ginagarantiyahan sa saligang batas sa malayang pamamahayag. Hindi nawawala sa iyo yun. Kaya lang, kailangan meron kang pag-iingat din. Hindi lahat pwede mo rin sasabihin. Halimbawa, naghihikayat ka ng gulo. Iba yun.
Eh pero kung sasabihin mo, eh nahihirapan kami dahil walang tulong na naibibigay sa amin, ba hindi masama yun? Yun nga yung ginagarantyan eh, sa saligang batas eh. No law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Di ba? Oh, walang anumang batas, pati batas hindi pwede. Kaya katarantaduhan yung libel eh. Oh. Hindi ka pwedeng gumawa ng batas nga eh. Anumang batas, hindi mo pwedeng gawin na magpapakipot sa kalayaan ng pamamahayag at pagsasalita. Oh. Kaya sa Amerika, civil case meron sila sa libel. Civil case. Eh dito, criminal case. Mas madali pa nga yung sinasampa ng mga kurap na piskal eh. Kesa sa mga kasong ano eh. Criminal talaga yung mga droga. Yan, lusot ka. Pagka natapat ka sa kurap na prosecutor, mga kaibigan. Eh, kala mo kung sino ito. Tapos ang sabi eh, di ba? Ang sabi eh, siyunga, abogado ba niya ito? E tapos sumagot, si siyunga, eh ano lang ako, college graduate lang sa PUP. Ano sabi ko? I-push mo yan, Commissioner Guanzon. Sakali, may kakilala si Guanzon, pakisabi niyo kay Guanzon, tanungin niya, verifikahin niya, kung totoo sinasabi niya na siya nagtapos ng kuleyo. Ha? Anong klaseng pagtatapos, natapos? Kailan? Kailan siya natapos ng kuleyo sa PUP? Yan ay tanong niyo. Commissioner Guanzon, nawala yung ano natin, background natin. Oh, si Benji, nanonood sa atin, Benji Marbibe, sa South Korea. Yung palang, yung leader ng North Korea, malubharaw ah. Di malaman kung mabubuhay pa eh. Pagkatapos na i-bypass, sumailalim sa bypass operation. Ayun ang balita, ha? Eh, pero sa South Korea naman to, si Benji Marbibe. Musician yan. At saka yung kanyang mga kasamaan dyan, ha? Si Eduardo Dizon, ha? At ang kanyang pamilya, Dizon at Ramos family, binabati natin. Si Eric Moico, si Angel Luxin, marami na rin natulungan ng kababayan natin hanggang ngayon, hindi tumitigil sa pagtulong. Oo nga eh, bilib ako dyan eh, kay Angel Luxin. Maganda na, maganda pa kalooban, di ba? William Sarmiento ng Tanay, ha? Si nabanggit na natin to. Si Alexian St. Alexius, Mirna Guillermo ng Chicago at Roxanne Rankin ng Florida. Oh, si Jose Joy, nabanggit na natin. Pepe Madlang Bayan, dito sa US, hold lahat ng surgeries, no visitors allowed. O, yun pala, o, tinan ninyo. Si Mark Hill Idanol, si Bing Ruiz, Andrew Belhica, why do people prefer to deal in cash? No paper trail. O, nabanggit nyo na nga po yan nung minsan eh. Si Levi Panahon, nanonood. Si Mina Indiape, Jojo and Mina sa Maryland, USA, binabati natin, ha? Si William Sarmiento. Oh, si Martignano Santiago. Oh. Si Benny Granado ng Treviso, Italy. Berhel Lloyd Bulanadi. Si Dan Deguia. Leopoldo Bautista,
Anabati na natin si Romel Penecitos ng Sauyo, Quezon City. Rudy Santos, kaibigan natin, no? Dating horoscope band. May nagtatanong, si Rudy ba yung horoscope band? Sila ba yung tumutugtog natin sa kuliglig? Tama, sila yun. Kung kayo po yung nagtatanong. Eric Swan ng... Taga Michigan pala si Eric Swan. Si Ted Noriega di Makulangan. Dito sa US, binigay lahat. May trabaho, walang trabaho. Nakaangat at mahirap. Pantay-pantay. Dapat ganun, lahat. Sabi ko nga sa inyo, pinaka-effective na, tagapaghatid. Yung post office, hindi yan DSWD. Mas kapanipaniwala kung post office ang namahala sa pamamahagi ng pera. Alam nila lahat kung saan na residente, meron silang mapa, especially ngayon. May Google Map, di ba? At saka yung iba pa na ipo-focus mo hanggang sa palaki ng palaki. Alam mo kaagad eh. Tapos hirap kayo kung ano-ano sistema ginagamit nyo, hindi namang kapanipaniwala. Si Ato Malto ng Nabotas, Mel Rualizo ng Stockton, California, Greg Belus Jr., si Mihawig Karun sa ano, yung dating naging official ng DFA, si Mon Belus. Si Henry Peralta ng Jacksonville, Florida. Noli Jacinto. Ayan. Si Brenda Espeleta. Asimto pangit daw si Jinggoy eh. Walang sintomas eh. Si Ramon Pallera, Pepe Madlang Bayan. Si Rafael Joaquin. Natawa siya kay Siyunga. Si Senyor Tonet Pabie, ang banda po, kasama sa banda na nag-front act sa Beatles nung ang Beatles po mag-concert dito. Tonet Fabie. Yan po yun. Raul Trono. Si Borge Ian. Minsan, nagkakadoble na banggit ko. Kasi po, ang haba nito eh. Emmanuel Inigo, si Marcelino Mojica ng Queens, New York. Si Joint Nathan, nabanggit na rin to. Norman Valdesco. Rodel Etorma. Ayan. John Dick Kulapot. Mangali Matias Dennis. Si Santiago Abesilla Elecho. Sino pa? Norman nabanggit na lang. Francis De Vera ng Naran, Saudi Arabia. Raul Villanada na ating katropa. Silvia Lugarte. Ayan, ha? Butch Spark. Ayan. Eman F. Conde. Si John Elpidio Ke. Wilson Barairo Caringal. Ano kaya yun ni General Caringal? Edgardo Lim. Si Paul Kiambao. Watching from Dubai. Hindi, sabi niya, no, malambot daw ang sagot ni Samora. Hindi naman siyempre sanay sa kalukuhan eh. Di katulad ni Jinggoy Hasler, di ba? Diana Sayas Quirante. Si Elmer Catulin. Si Canoel Binoya. Yun ang hirap eh. Pagkakalaban mo, Hasler, magaling sa tuka, sa ano, bukadura, di ba? Hindi naman trumpetista, pero ang galing sa bukadura. Music.
At syempre, babatiin natin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado, Jambu sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ingat daw po kayo, sabi ng inyong apong si Brail, na ating pong frontliner, ano po, namimiss na raw kayo. Sabi niya, mua-mua, chup-chup. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay?